Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Isa ako sa mga araw-araw na nakikinig dito kasi mayroon din akong iba't ibang karanasan sa kababalagan na hanggang ngayon ay talagang hinding-hindi ko makakalimutan. Maraming salamat sa ibibigay niyong kaunting oras at sa ating butihing narrator. Sisimulan ko na ang kwento. May isang bundok na malapit lang sa baryo na kinalakihan ng aking nanay na pinuntahan namin ng aking mga pinsan noong nagbakasyon kami doon. Mayroong talon sa bundok na iyon pero hindi naman ganun kalaki at kalawak tulad ng iba. At ito yung gustong gusto kong makita noon. Noon pa man daw ay mayroon ng mga kwentong kababalagan sa bundok na ito. Pero ilang beses na rin pabalik-balik doon ang aking mga pinsan at wala naman silang naging karanasan. Kaya sabihin na nating naging kampante ang mga ito. At isa pa, gusto talaga nila akong ipasyal doon. Alauna ng hapon, napagpasyahan naming pumunta doon at napag-usapan namin na bago dumilim, dapat nasa bahay na kami. Sa tansya ko, mahigit isang kilometro ang lalakarin bago makarating sa bundok. At marami ka rin namang madadaan ang mga bahay, kaya wala namang problema doon. Noong narating na namin itong bundok, ay agad kaming naglakad paakyat. Ito rin ang unang pagkakataon na umakyat ako sa isang bundok sapagkat lumaki ako sa syudad sa side ng tatay ko. At ito rin ang unang pagkakataon na tumungo kami sa bundok na ito kahit na ilang beses na kaming nagbakasyon doon sa lugar ng aking nanay. Naglakad kami ng mahigit 30 minuto bago namin marating itong talon. Mayroon din naman kaming nakakasalubong at ang ilan sa mga ito ay kilala ng aking mga pinsan. Nang marating namin itong talon ay unti-unti akong nakaramdam ng pananakit sa paa. At sabi ng isa kong pinsan, baka nanibago lamang ako. Ito din ang aking inisip, kaya sabi ko, magpapahinga muna ako bago magtampisaw sa malamig na tubig. Nakaupo ako noon sa isang malaking bato habang pinagmamasdan ng aking mga pinsan na masayang naliligo. Pero maya-maya lang ay umihi pang malamig na hangin. At nanindig ang aking mga balahibo. Malamig ang hangin na ito at masasabi ko na talagang hindi pangkaraniwan sapagkat tag-init noong mga panahong ito. Hanggang sa namanhid ang aking mga binti at talagang hindi ko na ito maigalaw. Kaya sumigaw ako at humingi ng tulong sa aking dalawang pinsan. Dali-dali namang lumapit ang mga ito. At nagtanong. Sinabi ko naman ang aking nararamdaman at agad nilang hinilot ang aking mga binti. Pero sa tuwing hahawakan nila ito ay nakakaramdam ako ng matinding sakit na tila ba punong-puno ng sugat ang aking mga binti. Agad nila akong binuhat at ibinaba sa malaking bato. Umuwi na tayo. Bukang hindi na maganda to. Sabi ng pinsan ko na tawagin na lang nating Jerry at yung isa naman ay tawagin na lang nating Boy. Sige na, buhatin nyo na ako.
Hindi ko na kaya. Sagot ko naman. At noong binuwat ako ng aking mga pinsan, ay mayroon akong nakitang malaking aso sa di kalayuan. Ang kanyang mga balahibo ay nagtatayuan na animoy isang pusa na mayroong kaaway. Ang kanyang mga pangil ay mahaba at mayroon siyang namumulang mga mata. Naninindig ang aking mga balahibo at nakita ito ng aking mga pinsan. Pero ang aking ipinagtataka, hindi ako makapagsalita. Habang papalayo kami sa talon, ay unti-unting nawala ang pananakit sa aking mga binti. At dito ko na sinabi ang tungkol sa nakita kong malaking aso. Sina Jerry at Boy naman ay napahinto at nagtinginan. Kung ganon, totoo nga ang mga kwento-kwento. Mayroon ngang aswang dito. Bulalas ni Jerry at dali-dali silang naglakad habang buhat-buhat ako. Pakiramdam ko noong sandaling iyon ay mayroong sumusunod sa amin. Pero hindi na lamang ako lumingon kasi alam ko hindi maganda ang aking makikita. At noong nakababa na kami sa bundok, nawala ang pamamanhid sa aking mga paa. Ibaba niyo na ako. Kaya ko na sigurong maglakad. Sabi ko noong sandaling iyon. At yun nga, binaba nila ako at dali-dali kaming bumalik sa baryo. Nang makarating kami sa bahay, ay sinabihan kami ng aking lola na huwag nang bumalik doon sapagkat dayo ako at ako talagang punteriya, hindi yung aking mga pinsan. Apo, sigurado ka bang hindi pangkaraniwan ang asong nakita mo? Tanong sa akin ng aking lola. Sigurado po ako, hindi iyon pangkaraniwan kahit mamatay man ako ngayon. Sagot ko naman. Kung ganon, dayo talaga ang kanyang punteriya noon pa man. Hindi ko nga alam kung bakit. Baka merong pinoprotektahan. Sagot niya. Magmula noon, sa tuwing magbabakasyon kami doon, ay hindi na ako pumupunta sa bundok. Ayaw ko nang maulit ang nangyari sa akin. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari sa lugar ng aking asawa. Pero nitong mga panahong ito, kami ay magnobyo at magnobya pa lamang. Ang kanilang baryo ay nasa bundok at ang daanan ay malapit lang sa bangin. Itong karanasang ito ay hinding-hindi ko rin makakalimutan sapagkat muntik nang malagay sa alanganin ng aking buhay. May isang okasyon noon sa bahay ng aking asawa at nakalimutan ko na kung kaarawan ba ito ng kanyang tatay o kapatid. Basta pumunta ako doon. Nitong mga panahong ito ay hindi ko pa masyadong kabisado ang daan. Kaya minsan, naliligaw ako. Alas 5:30 ng hapon, kaming mga kalalakian ay masayang nagiinuman sa labas ng bahay. Habang ang asawa ko naman, kabilang ng kanyang mga tiyahin, ay abala sa pagliligpit ng pinagkainan ng mga bisita. Maya-maya lang, ay tinawag ako ng tatay ng aking asawa at inutusan na bumili ng alak sa isang tiyangge. Alam ko naman kung saan matatagpuan ang mga tiyangge sa baryo na ito, kaya agad kong sinunod ng kanyang utos. Maliban dito, ay gusto ko ring dagdagan ang aking puntos kay tatay. Habang naglalakad papuntang tiyangge, ay biglang nanindig ang aking mga balahibo. Wala naman akong nakita o naramdamang kakaiba. Kaya sabi ko, isa itong pahiwatig na mayroong masamang mangyayari. Kasi ito din ang aking naramdaman sa unang kwento.
binilisan ko ang paglalakad. At noong nakarating na ako sa tiyangge, ay agad akong bumili ng alak. Ang tiyangge na ito ay nasa gilid lang ng daanan. At siguro mga 10 hakbang mula doon ay mararating ang bangin. Hindi nagtagal ay naglakad na ako pabalik sa bahay. Madilim na rin noong sandaling iyon. Habang naglalakad ay nanindig ulit ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko ay mayroong sumusunod sa akin. Pero ni isang beses ay hindi ako lumingon. Sapagkat alam ko na hindi maganda ang aking makikita. Hanggang sa napagpasyahan kong tumakbo. Pero pabalik-balik lamang ako sa masukal na bahagi na iyon. Napagpasyahan kong balik na rin ang aking damit. Kasi ito daw ang dapat gawin kapag naliligaw ka sa isang lugar. At pagkatapos kong balik na rin ang aking damit, bumulaga sa aking harapan ang isang malaking asong galit na galit. Nadidinig ko na ang kanyang angil. Sa takot ko ay binitawan ko ang mga alak at tumakbo ako pabalik sa tiyangge. At nung nakita ko itong isang puno, ay agad akong napahinto sapagkat napagtanto ko na ang daang aking tinahak ay papunta na sa bangin at ilang hakbang na lang ay mahuhulog na ako. Ang puno kasi na ito ay isang palatandaan. Siya nga po pala ang masukal na bahagi na kung saan ako naligaw ay ilang daang metro ang layo mula sa tiyangge. Lumingon ako ng dahan-dahan at sa di kalayuan ay nakita ko ang aking asawa kasamang kanyang kapatid na naglalakad papalapit sa akin. Mahal, ano mang ginagawa mo dyan? Pasigaw na tanong niya at ako naman ay dali-daling tumakbo papunta sa mga ito. Oh, ba't ka natagalan? Ano mang nangyari? At bakit nasa lupa ang mga alak? Tanong ng aking asawa. Doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Huwag dito. Sagot ko naman sa kanya at dali-dali kaming bumalik sa bahay. At nang makarating kami doon, lahat ng bisita ay tumingin sa akin at nagtanong kung anumang nangyari. Napansin din ng mga ito na namumutla ako, kaya agad akong nilapitan ni tatay. Anumang nangyari sa iyo anak? May nanakit pa sa iyo dito? Tanong niya. Wala po. Malaking aso ang aking nakita at muntik na akong mahulog sa bangin. Sagot ko naman. Sige, mukhang lapitin ka yata. Bukas na bukas, hahanapan kita ng pangontra. Marami din kasing mga kwentong aswang dito sa amin. Pero hindi kami aswang dito ha. Pabirong sabi pa niya at agad naman akong tumango. Natapos kami bandang alas 9 ng gabi. At masama ang aking naging panaginip noong gabing ito. Sa katunayan, umiiyak pa ako noong nagising ako. Napanaginipan ko ang asong nakita ko noong takip silim. Kung ano ang kanyang itsura, ganon din sa aking panaginip. Nakakarinig ako ng boses at sabi niya, kung sasaktan ko ang aking asawa, hinding-hindi niya ako titigilan. Alam ko nakakaiba ito, pero ito ang aking napanaginipan. Nahulog din daw ako sa bangin at nung bumagsak ako sa lupa, ay nakita ko siyang nakatingin mula sa itaas at pinagtatawanan niya ako. Isa ito sa mga karanasan kong hinding-hindi ko makakalimutan at kahit ilang taon pang lumipas, naaalala ko pa rin ang panaginip na ito na siyang nakapagtataka.
parang totoo. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari sa dati kong pinagtatrabahuan. Isa po itong panaderya at isa ako sa mga gumagawa ng tinapay. At usually, madaling araw pa lang ay nasa panaderya na ako. Ako din ang nagbubukas at naglilinis. Isa din ako sa pinagkakatiwalaan. Isang madaling araw, habang binubuksan ko ang pinto sa likod ng panaderya, ay nakarinig ako ng mga yapak sa loob at yung ilan sa mga kagamitan ay tumutunog na tila ba mayroong gumagawa ng tinapay sa loob. Agad naman akong kinutuban ng masama kasi nakalock pa ang pintuan at bubuksan ko pa lamang ito. Tol, saan ka dumaan? Pasigaw na tanong ko at biglang nalaglag ang isang gamit na parang binitawan. Maliban dito ay nakakaamoy din ako ng mabangong luto na nanggagaling sa loob ng panaderya. Walang sumasagot noong sandaling iyon kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Noong nabuksan ko na ito ay agad kong pinaandar ang ilaw pero wala akong nakitang tao sa loob at yung isang gamit ay nasa sahig na. At sa tingin ko, ito yung parang binitawan. Unti-unti ring nawala ang amoy ng isang mabangong luto. Kaya pala minsan, yung mga gamit sa loob ay wala na sa ayos. Takot man ako, pero kinakailangan kong gampanan ang aking obligasyon. Kasi papagalitan ako ng may-ari. Maliban dito, ay marami talagang bumibili sa amin sa tuwing magbubukas kami. Habang nagmamasa ng tinapay, ay nakarinig ako ng mga boses sa likod ng panaderya. Parang may nag-uusap doon. Ang isang boses ay ang boses ng aking kasamahan, kaya tinawag ko ito. Tol, nandyan ka na pala. Pumasok ka na dito. Hindi ka maniniwala sa aking sasabihin. Pasigaw na sabi ko. Sandali lang. Sagot niya, sabay halakhak. At sa aking pagtataka, ay naglakad ako papuntang pinto. Kasi gusto kong makita kung sino ang kasama niya doon. Parang pinagtatawanan nila ako. Noong nabuksan ko ng pinto, ay agad akong lumabas. Pero walang tao doon. Kaagad naman akong kinilabutan at dali-daling pumasok. Pero bumulaga sa akin ang dalawang nilalang na nakatayo sa tapat ng oven. Nakangiti ang mga ito. May maputing mga balat. At alam kong hindi sila normal. Tol, nandito na ako. Sabi ng isa at agad silang nagtawanan. Gayang-gaya niya ang boses ng aking kasamahan. At nang dahil dito, ay tumakbo ako palabas ng panaderya at tumungo sa harap. Tamang-tama din na dumating itong kasamahan ko na ginagaya ang boses. Oh, bakit ka namumutla? Tanong niya. Agad ko namang ipiniliwanag sa kanya kung ano ang aking naging karanasan. Pero sinabihan niya akong pumasok at huwag matakot. Mas nauna po siyang nagtrabaho doon kesa sa akin at mayroon din pala siyang mga karanasan doon. Kaya medyo nasanay na ito. Pinagpatuloy pa rin namin ang trabaho at nagkaroon kami ng kondisyon. Maghihintayan kami sa bayan tuwing madaling araw at sabay kaming papasok sa panaderya. Nang sa ganon, ay hindi matakot ang isa't isa. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang dito na lang ang kwento.